Blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening. Ating pong basahin ang mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito. And it will be taken from the Gospel of our Lord Jesus according to St. Mark, chapter 7, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 16. Ito po ang sinasabi, sabi ng banyaga. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions.'" And he continued, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is, devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down. And you do many things like that." Again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them." Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi mo na sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod ng katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito."
Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig." Mga minamahal kong kapatid at magulang sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Sa muli, purihin at palakpakan natin ang Diyos. God is good. All the time. And all the time. God is good. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang Diyos, ang Diyos ay mabuti. Ay mabuti. At tapat. At tapat. Kailanman. Kailanman. Kaya naman. Kaya naman. Smile ka naman. Smile ka naman. Ayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So sige po, mara na kayong makaupo na nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. So sa gabi po ito, no, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin over the internet. Ayan, so nais ko rin batiin sa muling pagkakataon yung aking kong nanay na nakikinig na napasama yung aking pamilya dyan sa Manibay. And so makinig lamang po kayo, no, maganda yung pag-usapan natin sa gabi po ito. Ayan. And so, salamat sa Panginoon, no, sa biyaya ng pagkakataon na ito na tayo ay nagkakati mo na naman. So, it's another Tuesday night na niloob ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama. At kahit na minsan tayo ay pagod o hindi maganda ang, merong hindi magandang nararamdaman, ano po. Salamat sa Panginoon kasi may lakas pa rin tayo. May lakas at may sigla pa rin tayo, nakarating pa rin tayo sa Fatima, ano, at somehow attentive pa rin tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano. Pero dahil ang tao ay merong span of 10 minutes lamang talaga na pagiging attentive sa pakikinig, no, hindi may iwasan talaga na makakakita ka ng katabi mo na bumabagsak na ang ulo. Bilang isang lingkod ng Panginoon, naintindihan po natin yan. Ano. We should not condemn those people kasi hindi man natin alam baka tatlong trabaho pala ang ginagawa niya. Ikaw isa lang, tatlong trabaho pala yung kanya, nakikita mo, natutulog sa simbahan. Huwag natin sila sisihin. Ano po. Because katulad sa nabasa po natin, ano, yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Katulad ng sinabi niya sa mga pariseo na bumabati ko sa kanyang mga alagad. Ano po. Ang sabi nga ng Panginoon, mga mapagkunwari. Mga mapagkunwari. Kasi they try to be perfect, they try to be religious, pero ang puso nila ay malayo sa Panginoon. Hindi natin alam na baka yung tao palang natutulog na yun, nananaginip pa na palang kasama si Lord. Mas malapit siya ngayon sa ating pong Panginoon. Sa simbahan ba naman siya natulog? No? Pero hindi ko po ina-encourage na lahat tayo matulog sa simbahan. So, we should always go to church and go to this fellowship, this kinds of fellowship, to any kind of fellowship man yan, na that involves praises, ano po, service to God, we should allow ourselves, ano, na mapaglingkuran ng Panginoon ng, syempre, kalugod-lugod naman sa ating Panginoon. Ano po. So, pati naman po ng Panginoon kung ano talaga ang nasa puso na bawat isa po sa atin. So, sa Ebanghelyo pong ating tinunghayan ngayong gabi, ano, ito po yung kung saan pinuna ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na kung bakit yung mga alagad ng Panginoon ay hindi mo na naghugas ng kamay bago kumakain. Ano po. So, ito pong paghugas sa kanilang kamay, actually, meron silang tinatawag na ceremonial rite. Ayun, hindi lang basta hugasan yung kamay mo, umaagis ang tubig, gaw-gaw mo ng kamay mo. Kasi ganyan tayo minsan eh. Lalo na ngayon, magagaling sa CR, ano po, malamig ang panahon, kunting hugas lang ganyan, okay na. Naagusan naman ng tubig, brad, okay na yan. Kahit hindi na magsabon, brad, okay na yan. Naagusan naman ng tubig. No, meron din silang ceremonial rite. Actually, if we will try to go back sa nabasa po natin, no, naging sa paghugas ng mga pichel, paglilinis ng higaan, paghugas ng mga plato, mga cubiertos, meron silang ceremonial rite. Ano po, na kanilang sinusunod na itinuro ng kanilang mga elders. Ano po, itinuro ng mga maratanda sa kanila noon na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin po nila. Ano po, so, actually, ito ay magandang bagay. Ano po, ito ay magandang bagay kasi napapanatili nila yung kalinisan. Siyempre, nakakain sila ng malinis, ano, hindi contaminated yung kanilang kinakain, pero meron sila nakakalimutan ng isang mahalagang bagay. Na kaya nila ito ginagawa ay para malinis ang kanilang katawan at magamit nila ng maayos sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga naman, hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon ng maayos kung meron kang sakit o karamdaman. Hindi ka makakapunta sa sinagoga, katulad sa atin ngayon, hindi ka makakapunta sa simbahan. Ano kapag meron kang sakit, kapag meron kang lagnat. Kapag nalaman ng amo mo na may tangkaso ka, isususpecha ka niya kahit walang kumakat dito na COVID, sususpecha ka niya na may COVID ka. And so, pipigilan ka niya na lumabas. Hindi ka ngayon makakapunta sa simbahan. So, ito po yung core reason kung bakit
ginagawa nila itong mga ceremonial rites na ito na itinuturo pa ng mga matatanda noong unang panahon, ano po, sa kanilang buhay. And so, dahil batid ng Panginoon, ano po ang nilalaman ng puso ng mga Pariseo at ng mga Hudyo, kaya nga sinabi ng Panginoon no, sa verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng